So, hi guys! This is Aleia Jen and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, paano nga ba tayo makakapasa sa TESDA? Kasi yung TESDA ngayon is upgraded na and meron na siyang madaming-daming dinagdag about cooking and medyo mahirap na siya ngayon kasi magagawa ka na ng coffee and then dessert na coffee jelly and the other one. So, shout out nga pala sa nakakilala sa akin. So, kasama ko yung friend ko ngayon, lumabas kami and nag-post siya ng picture nakasama ko and sabi niya si Aleia Jen ba yung kasama mo? So, nakakatuwa lang na unti-unti ninyo akong nakilala and I'm so happy na nakakabanding ko na kayo online. So, thank you so much for keep on watching my video. Ayan. So, paano nga ba tayo makakapasa sa TESDA? So, yung TESDA ko pala is nasa Pandacan, Manila and the name of the training center is MCC1. So, nag-a-assessment siya minsan sa Pampanga or sa Batangas. So, yung Pampanga is bagong bukas lang na assessment and doon maraming bumabagsak kasi medyo mahirap yung ano doon. Yung pinapadala doon nila na mag-a-assessment is yung magaling na mga nagte-training. So yung mga medyo langka-langka, yung hindi ganun nakakasunod, din nila doon pinapadala. Doon sa Batangas nila pinapadala kasi doon mas may kapit sila. So lahat nakakapasa and then kung hindi ka makapasa, magbabayad ka ata ng 1,500 for the core kasi apat na core yan, for the core na isang core na hindi mo na complete and yun lang yung babalikan mo. So ilalagay ko dito yung name ng pwede nyong kontakin, Rinaldo Delfin sa Messenger, sa Facebook, ayan. So, pwede nyo siyang kontakin dyan and hindi niya to inuto sa akin. So, pag nagtanong siya kung saan nyo ako na ano, sabihin nyo na lang Genevieve Guarin. So, baka maalala niya ako, ayan. So, gusto ko lang siyang tulungan and napakabait niya. Susunduin niya kayo sa Pedro Hill, McDonald and sasamahan niya kayo dun mismo papunta sa training center. So, yung mga karamihan pala na nagtitraining doon is papuntang Saudi and Kuwait. Pero ngayon walang Kuwait, so may nahalo doon na Hong Kong. So, expect the unexpected guys, lalo pagka wala kang accommodation and pupunta ka and doon ka matulog. Yung ugali doon ng nag-a-assessment is medyo maldita. So, be careful kasi konting mali mo lang, masisigawan ka. And parang ano ka talaga doon, katulong. Kahit nagtitraining ka, ako kasi bayad naman, bayad ako. Hindi ako bayad ng agency, bayad ko yung sarili ko. So, pagdating doon, gigising ka dapat ng alas 5:30. So, hindi pwedeng tatamad-tamad ka. Gigising ka ng alas 5:30, ililigpit mo yung kalat mo and maglilinis ka doon. So, ganun yung training center na yon. So, kailangan, parang pinapractice nila yung mga domestic helper na act like a domestic helper. So, pagkakain kayo, kung sinong mahuhuli, edi siya yung maghuhugas. And marami kayong kumain. So, mga 50 or 30 yung hugasan dyan na pinggan, plato, kutsara, tinidor. So, huhugasan mo yan. So, yung technique ko dyan, parati, kasi tamad talaga ako nung time na yun. And alam ko sa sarili ko, aminado ako, napunta na lang ako ng Hong Kong, pero tamad talaga ako. So, ang technique ko dyan, kainin ko ng mabilis yung pagkain ko. And minsan, lalo pag masarap yung pagkain, and sila galing Mindanao, ganun. So, yung corned beef tsaka repolyo na hinalo sa atin dito sa Manila is kinakain natin yan pagkaano. So, doon kasi sa probinsya, puro more on gulay sila and isda. So, pag nagka-corn beef ka, parang ang sarap na. So, maraming nadadagdag, magdadagdag sila ng pagkain and gusto pa nilang kumain. So, inoffer ko yung pagkain ko. Ate, gusto mo, bigay ko sa'yo. Ayan. So, yun yung technique ko para hindi ako makakahugas, guys. Kasi masisigawan ka doon kapag tatamad-tamad ka. Ganon. So, yung nag-assess kasi doon or nagti-training, yung tulog niya kasi 3 hours lang. So, kahit sino, pagkapuyat, ginarag mo, ano talaga, grabe yung ano, kahit konting titignan mo lang siya ng hindi mo naman masama tignan, pero sisigawan ka niya, sasabihin ka, huwag mo kong tignan ng ganyan, hindi mo ko binayaran. Yung ano na, naglalabas-labasan na yung mga word na hindi naman dapat, kasi sasabihin pa sa'yo na nag-training ka dito, pagdating mo doon sa Saudi, magkukuskus ka lang ng inodoro. Alam mo yung ano, yun yung comment ko doon, kahit ako, hindi nila ako pinapagalitan, kasi so, doon sa training center na yon, medyo ano talaga, may attitude talaga sila. And tiisan nyo na lang, 3 days lang naman. So, ako hindi nila ako pinamalditahan doon kasi in the first place,
Nakita niya yung ayos ko, hindi naman ako mukhang manang, laking Maynila ako, and matino yung mukha ko pumupunta doon kasi minsan galing akong duty, diretso ako doon matutulog. Minsan galing akong naglalakad ako ng mga papers ko, so pupunta ako doon, nakaayos ako. So hindi nila ako na nasisilip, and medyo konting respeto sila sa akin, pero sa iba, grabe sila malala magalit. Alam mo yung nagtanong lang ng ganito, saan ba may Xerox? Tapos sabi, ate, may 10 piso ka, sabi niya doon. And sabi ng babae, wala. Tapos nung huli, nung magsusukuli na siya, binawi ng babae. Sabi ng babae, ay, meron pala, ma'am. Doon, pag akyat namin sa taas kasi nakatumpo kami doon and kakausapin niya muna kami bago kami mag-training, doon winaswasan niya ng galit yung babae. And pati yung chinelas na hindi, yung mga iniwan ng mga nagtitraining and hiningi nila. So ngayon, bawal mo siyang gamitin. Kailangan muna magpaalam ka sa kanila. Pagpaalam mo, papayag sila pero may dakdak pa. Alam mo na nga magtitraining ka, hindi ka pa nagdala ng sarili mong chinelas. So, ganun guys, pagtiisan nyo na lang. And parang doon ako natoxican sa part na yon ng training center na yon. Pero kung gusto nyo pa rin mag-training, pwede naman. So, para lang makapasa kayo. Kasi yung iba kasi 15,000 yung binabayad pa para lang sa training center. So ito kasi 3 days lang nila. 3 days nyo lang sila makikita and wala na, tapos na, hindi nyo na siya makikita. So pagtiisan nyo na lang and yung ugali nyo medyo wag mo nang maging mataray kasi maldita yung doon, yung nagtitraining. So napaaway nga siya minsan doon sa babae na maganda, matangkad, magtatrabaho din siya DH, pero tomboy-tomboy siya and parang laking Maynila din. Nagsagutan sila and pagkatapos nun, parang okay na, pero yung nagtitraining na babae, grabe pa din yung daldal niya, hindi siya makamove on. So nagalit yung magtitraining, yung DH din, bumaba, and pagdating dun sa baba, nandun kasi kami sa baba, yung pinakamayari mismo ng training center, nagtitraining sa amin na how to cook. So pagbaba niya, sabi ng may-ari, ba't ka bumaba? Akit ka dun, sabi niya. Hindi ma'am, hindi yun makamove on, sabi niya ganun. Sige na, pagtsagaan mo na lang, hindi ma'am, talaga, may ugali talaga. Tapos nung umalis na talaga yung domestic helper na yon, and pag alis ng domestic helper, nagsalita yung may-ari, eto naman si Maybell, hindi na lang pinagtsagaan, pinatulan pa talaga. So nagpapatol sila guys, kaya pagtsagaan nyo na lang. So kung paano makapasa sa training ng TESDA, sasabihin ko na kasi napahaba na tong chismis ko about doon sa training center na yon. So paano makapasa? Attitude is the must. Number one, attitude dapat, mabait ka, magpakumbaba ka doon sa assessor, and then alamin mo kung paano magplan siya, magwashing, maglinis ng living room, kung paano gamitin yung vacuum, and then floor polisher, kailangan nyo yan. And also sa pagluluto guys, kailangan alam nyo yung procedure. So hindi naman nila kayo titignan, pero may CCTV. Pero alam ko naman hindi naman nila nire-review yung CCTV, pang panakot lang nila yan sa inyo. So marami akong natapon na itlog sa CCTV, hindi naman ako nahuli. Ayan. So yung itlog kasi na nilalaga ko, punyeta na itlog na yun sa salad, kalahati lang yung tubig. So pakulo ako ng pakulo ng itlog, mga siguro 10 minutes na ang... Ay, sorry. Ang buka ako. Ayaw talaga. So, akala ko 10 minutes na. So, okay na. Nung binasag ko ngayon, malasado guys. Basa pa yung loob. Maiyak-iyak na naman ako. 30 minutes lang yung binigay sa iyo to 1 hour na magluto ng pagkain dun sa kusina. And ipiprepare mo pa yun. And hindi lang naman isang putahe ang lulutuin mo. 4. So, mangiyak-iyak na ako. Luluto na naman ako ulit. Ganun na naman ang nangyari. Hanggang sa nag-times up na wala na akong nagawa. Nakatapon ako ng 2. And yung pangatlo, hinati ko na kinuha ko lang yung medyo may luto na part and may natira doon na malasado. And gusto sanang kainin ng sunod na magluluto kasi gustong-gusto niya yung malasado. Ayan. So, sa CCTV naman, hindi, alam ko hindi naman kayo nire-review niyan. Wala namang nagre-review. Lalo sa Pampanga, wala. So, assessor lang talaga, mag-ingat kayo and konti lang. Kapag nagchichismis pala kayo guys, halimbawa nagtuturuan kayo kung ano yung mga procedure, konting bulungan lang kasi yung babae, turo siya ng turo, sabi ng assessor sa kanya, ikaw turo ka ng turo dyan, sabi niya, nagmamarunong ka, bakit? Marunong ka na ba? Magaling ka na ba? Siya yung pinakamaraming X na nangyari, pero nung huli, pinasapa din naman siya. Ayan, so wala namang nabagsak
bagsak sa amin kahit na ganun. So, maldita nga lang. Pero, ingat kayo pagkababae yung assessor na babagsak talaga siya. Lalo pag binigyan kayo ng pagkakataon, dalawa or tatlong beses, tapos inulit mo yun, tapos mali pa din. Lalo yung table setting, guys, aralin nyo mabuti kung saan nakalagay yung fork, yung spoon, and yung condiments, and lahat, guys, aralin nyo kung paano mag-serve, kung paano yung conversation, kasi nakikinig yung assessor while nagsusulat sa papel mo. So, ingat kayo, and yung sa pagluluto, guys, tandaan yung maigi, and sauluhin nyo yung 4 core units of competency, domestic work in situ, kasi kailangan nyo yun, and also, attitude is the must, kailangan marunong kayong maglinis ng bathroom, ayan, so, ano lang kayo, pag halimbawa yung assessor hindi nakapokus sa inyo, nandun sa kabila, bilisan nyo yung kilos nyo and sabihin mo, sir, tapos na. So, pa-i-explainin kayo ngayon kung paano nyo ginawa and then turo mo lang. Ayan, pinunasan ko yung kesame, yung ano, inano ko ng cobweber, yung mga ginamit na pang ano ng kesame, guys. Kailangan alam nyo sa dingding, ayan. Ayan, so kailangan nyo yan lahat and kung paano pala mag-bed setting, unang-una yan sa titignan nila. So kailangan galingan nyo po and dapat sa 3 days na training, kailangan napasok lahat sa utak nyo. Ayan, so if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye.